So what's up mga kalaguyo? Nandito na naman tayo para sa isang vlog, ano? Ito naman ay ang ating second vlog sa ating dog breeding videos, ano? So this time, papastud natin si Pan, ang ating female American Bully. So ito ang setup namin, no? Kami ang pupunta doon sa bahay ng may-ari nung male na bully. Isa siyang exotic bully, ang pangalan niya ay Omicron. At yung may-ari ng bully na yon, siya rin ang magiging shooter. At dahil wala tayong kotse at hindi naman tayo mayaman, ano? Sinakay natin si Pan sa napakagandang tricycle. Sinakay natin siya sa tricycle para safe naman ang biyahe natin, papunta natin doon sa may-ari nung male exotic bully na kakasakay pa. So yan, nihimas-himas ko si Pan para hindi ma-stress habang bumabiyahe kami, sakay ng tricycle. Ano? At inihimas din namin sa lubak ang tricycle at alalay lang sa takbo para hindi ma-stress yung aso. Ano? At ito na nga, nandito na kami. At kitang-kita naman na sabik na ang male bully na kakasakay Pan. Ang pangalan niya ay Omicron. Isa siyang exotic bully. Ano? Pag-aari siya ni Aldrin King Matabuena. Nandiyan sa description ng link. Siya rin ang shooter at isa rin siyang dog breeder. No? Ayan, sinisimula na ang stud session. Gumamit na ng gloves at uniform para sa shoot si Aldrin King. At medyo kailangan hawakan kasi malakas si Pan. Ano? Standard kasi ang size niya at medyo malaki siya. Kaya mahirap siyang hindi hawakan dahil napakalakas niya. So kinailangan din namin gamitan ng tali yung nguso ni Pan para hindi siya makakagat dahil nga medyo nagagalit siya. So, yan. Successful ang first stud session. Kitang-kita naman na magkadikit na si Omicron at si Pan. Good job. At pagkatapos niyan, pahinga lang ng konti at inuwi na namin si Pan gamit ang tricycle. So, same routine, no? Himas-himas lang para hindi ma-stress si Pan. Iniwas sa lubak at alalay lang sa takbo. Na? And pagdating sa bahay, papainamin din natin siya ng puppy OB na vitamins para maging malusog siya habang naghihintay tayo ng kanyang pagbubuntis. At pinakain din natin si Pan at yung iba pa nating alagang aso. No? Pagkain nila ngayon ay dog food na may halong itlog at malunggay para healthy sila. No? Hindi lang si Pan ang papakainin natin ito kundi lahat sila. No? Nagustuhan naman nila. Kitang-kita naman sa video, nagustuhan nila ang itlog at malunggay na may halong dog food. Tayo na lang tayo sa second session at ito ang second session. Let's go! Alright, andito na tayo sa second session ng ating stud para kay Pan. Same routine, binahe si tricycle. Si Pan, hinimas-himas ko para di ma-stress. Iniwas sa lubak at alalay lang sa takbo ang tricycle. And same routine din pagdating sa stud. Gumamit si Aldrin King ng gloves at uniform para sa kanyang pag-handle sa shoot. Sabik na naman si Omicron, ang exotic bully na male na kakasta kay Pan. Kitang-kita naman. Tumakbo agad palabas, ano? At sinampahan agad si Pan pagkalabas ng kulungan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kasabik yan, no? And yan, sinimula na ang stud session. Pumapalag pa din si Pan kaya kailangan talaga siyang hawakan, ano? Kinailangan ulit gamitan ng tali yung nguso niya kasi wala tayong busal, no? Nakalimutan niya ating dalhin. Para hindi lang siya makakagat at para safe lang ang ating stud session, ano? And yan, successful ang second stud. Kitang-kita na magkadikit na ulit sila. At pahinga lang ng onte, eto na, inuwi na natin si Pan gamit ang tricycle ulit. At pag-uwi sa bahay ay pinakain natin ulit si Pan at ang iba nating alagang aso. Ang menu nila ngayon ay dog food na may halong carrots at malunggay leaves. No? At yan, kitang-kita nyo, nagustuhan din naman ang lahat. Ano? Hindi lang kay Pan yan, kundi sa lahat ng ating aso, including yung dalawang dachshunds natin at yung aspin natin. Dapat lahat sila healthy, no? Hindi lang si Pan kasi dapat equal ang treatment natin sa mga aso natin para hindi sila magkaselosan, no? So, ito na nga ang third session. Same routine ulit. Binahe ulit natin si Pan gamit ang tricycle. Hinimas-himas para di ma-stress. Iniwas sa lubak at alalay lang ang takbo. At ito na, gumamit na si Aldrin King ng gloves at uniform para sa pag-shoot. Medyo nahirapan this time kasi pumapalag at galit talaga si Pan, ano? Medyo malikot pati si Omicron kaya nahihirapang i-shoot. Sobrang hyperactive talaga na itong exotic bully na to kaya nakakatuwa talaga siya, no? And sa mandang huli, yan, successful naman ang third stud session. Nakakatuwa kasi ito na ang last na stud session ni Pan at ni Omicron. Sana mag-take. Tapos yan, inuwi na natin si Pan sa kayang tricycle. At pag-uwi sa bahay, pinainom ulit ng vitamins at syempre pinakain. At ang menu nila ngayon ay saging, malunggay at dog food. So yan, hindi lang kay Pan yan, pati sa lahat ng ating aso, including yung dalawang dachshunds at yung aspin. Ano? So yan, sa mga sumunod na araw, dapat healthy pa rin yung mga pagkain yan.
para pagkain nila, no, para maging iwas sila sa sakit. Lalo na si Pan dahil di natin alam kung magte-take siya. Pero sana mag-take, ano, sana mabuntis. At sa sumunod na araw, pinakain ko sila ng dog food na may halong apple at malunggay, no. At nagustuhan naman nila. Kitang-kita naman sa video na nag-enjoy sila sa pagkain, ano. So, ang ending niyan, ito ang dapat natin gawin. Need nating obserbahan si Pan kung magte-take siya o hindi. Pero sana mag-take siya, no? Sana mabuntis siya. Sabi ng mga tropa natin ay after 1 month daw ay makikitaan na siya ng signs ng pagbubuntis kung sakaling mag-take siya. Malalaman na natin kung magbubuntis siya. Siguro ayan yung lalaki-laki na yung chan niya ng onti. Makikita mo na dun sa nipples niya na medyo namamagana kasi nagkakagatas na. Na? Ito po yung nagastos ko dito sa stud session na to, no? 1,500 ang binayad ko sa shooter, which is yung may-ari din kay Omicron. May-ari nung male exotic bully na pumasta kay Pan. So 1,500 na yon, included na yung shooter's fee at tatlong stud session kay Pan, no? So puppy share deal kami dito, wala akong binayaran sa stud. Puppy share deal lang kami. So one puppy para dun sa may-ari kay Omicron. If nanganak si Pan ng 6 puppies pababa. Pero pag 7 puppies pataas sa magiging anak ni Pan, kukuha siya ng 2 puppies. Siya yung first pick at yung fourth pick. Alright? At 2 puppies din para doon sa nagbigay sa akin kay Pan ng kumpare ko na si Bajong Alvin Munoz. Nandiyan din sa description ang kanyang profile link. Dahil isa rin siyang breeder at isa rin siyang shooter, pag kinailangan niyo siya, pwede niyo siyang kontakin dyan sa link na nasa description. Alright? At bukod dyan, syempre yung transportation natin. Binayaran natin yung tricycle ng 200 kada biyahe natin. Back and forth na yon. Dahil kaibigan naman natin yung driver natin na si Baby. At pamangkin siya ng ating kumpare na si Bajong Alvin Munoz. So all in all, 4 na puppies ang pakakawalan natin at yung matitira ang atin. Not sure kung ilan na magiging anak ni Pan, pero sana marami. Maibenta man natin o hindi, ay willing akong i-keep lahat yan. Willing akong i-keep lahat yan kahit ilang pa yung maging anak niya. Gusto ko talaga ng American Bully. Kung maibenta man natin o hindi, ay okay lang sa akin. So yun lang, kita-kits ulit tayo. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook page para updated kayo sa mga mangyayari sa ating dog breeding business at sa ating travel at moto camping vlogs. Maraming salamat mga kalaguyo. Mag-ingat kayo palagi. Peace and we out. Bye-bye!